At sa ating mga balitang pangkalakalan, nanawagan pong isang grupo ng negosyante sa mga mambabatas na ipaubaya sa mga regional wage boards ang pagtalakay sa aumento sa sweldo. Ito nga po'y kasunod ng paglusot sa Senado ng panukalang 100 pisong aumento sa minimum wage. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, magkaalangan ang mga foreign investors na nagbabalak magbukas ng negosyo sa ating bansa kung makikita raw nilang kaya ng mga mambabatas na magsulong ng aumento sa sahod at hindi na dumadaan pa sa National Wage Board. Gayon man ng grupo, hindi sasapat ang 100 pisong aumento sakaling bumilis na naman ang inflation. Nanganganib namang magtaas ang presyo ang mga delata kung maipatupad ang panukalang aumento sa sahod. Nagsabi na ang mga manufacturer na kailangan nilang gawin ito kung tataasan ang sahod ng lahat ng nagtatrabaho mula processing hanggang distribution. 80 sentimos hanggang piso raw ang posibleng patong sa presyo ng sardinas. Ang mga meat processor naman, kinukonsiderang magbawas ng tauhan sakaling ipatupad ang aumento. Pwede rin daw silang magtaas ang kanilang presyo ng hanggang 15%. Posible naman daw irekomenda ng Labor Department kay Pangulong Bongbong Marcos na i-veto ang panukala sakaling lumusot ito sa Kongreso. Usapang sahod pa rin, idiniimpo ng gobyerno na dapat daw ay bigyan ng San Miguel Corporation ng aumento sa sweldo ang mga airport workers, oras sila nga ang humawak sa NAIA. Yan nga po'y matapos na manalo ng consortium na pinangungunahan ng SMC sa bidding para po sa privatization ng ating paliparan. Ayon sa Transportation Department, dapat daw ay mas maganda ang alok na employment package ng naturang grupo. Bukod sa mas mataas na sahod, ay dapat din daw hong pagandahin ang mga kondisyon sa employment. Di ba dapat ginagawa ito ng gobyerno? Tiyak ko naman na tiniyak ko naman ang DOTR na kanilang kinukonsulta ang mga grupo ng empleyado sa NAIA tungkol sa mga pagbabago sa paliparan matapos ang naturang bidding. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.